Camp Caringal ang suspect sa pamamaril sa Ateneo de Manila University kanina. Ngayon po ay inilalabas na ang suspect mula sa Camp Caringal. Panoorin po natin. Sir, last na lang, sir. Dok, last na lang, dok. Sir, dok. Last na lang, dok. Dok, statement mo na lang sa pamilya ko, guys. Statement na lang, sir, sa pamilya, sir. Dok. Salamat, dok. Rico. Mike. Dandan. Dok, anong gusto mong sabihin, dok? Sa pamilya, dok, anong masasabi niyo, dok? Sana magamit din yung perang pinagkakitaan ninyo sa pagbebenta ng droga sa probinsya namin. Pagsira ng buhay ng mga kabataan sa Mindanao dahil sa pagbebenta nyo ng droga. Sana ibalik ng Pangulong BBM ang war on drugs sa Mindanao. Sa Basilan, grabe ang droga. Sa Lamitan, 13 years old, 12 years old, nagda-drugs. Itong mga huligay na ito, mga drug lords. Dok, gaano mo mapapatunayan yan, dok? Marami na mga ebidensyang sinabmit galing mismo sa korte at sa krami. Mga drug lords to, kaya lang nakipir kasi may mga judge silang mga kakamping kagaya ni Judge De La Peña ng Sambuanga City. Oo. Pero Dok, Dok, may personal ba, sir? Ang napanood niyo po, mga kapamilya, ay ang suspect sa pamamaril na naganap po sa Ateneo de Manila University. Kinilala ng pulisya ang suspect na ito bilang si Chow Tiao Yumul. At sinasabi po na personal grudge o galit kay dating Lamitan Mayor Rose Forigay ang tinitingnang motibo ng suspect. Samantala, kinumpirma rin ng PNP na nasa maayos ng kondisyon ang anak ni Forigay na si Hannah Rose na nasugatan sa insidente. Patuloy siyang ginagamot sa ospital. Matagal na po akong humihingi ng tulong sa gobyerno.